So, ayan guys, good morning. Ito yung kalagayan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ ng Davao City. Umaga pa lang, naka-formation na sila ulit at talagang binakuran ang buong kingdom. At ito po, yung mga kapulisan natin na talagang napakadami. Ang pagkakalam natin is 3,000 na kapulisan ang pinadala dito sa Davao upang i-search si Pastor Apollo Quiboloy. So hinahanap, kahapon pa siya hinahanap at magpahanggang ngayon ay hindi pa siya nakikita. Grabe ang dami ng mga kapulisan dito ngayon para lang sa iisang tao. Ito yung San Jose Maria College guys. At yung mga kapulisan, meron silang helmet, meron silang batuta, meron silang shield, at pinalibutan ang buong structure, no? Sobra 24 hours na. Balik-balik na po na sa Tanig Dapit. Huwag yun na nag-resist. Kita ko nag-resist ni sir. Kagabihin, sir. Nagbalik-ata lang sila. Siyempre, sir. Nagbalik-ata po ni sir. Nga nung isprayhan ng yung pepper spray ang mata na wong kamong administrator, babae po na siya, sir. Ano po kabastos, sir, ba? Kanina may lang siya ng mga hangyo sa mga tarong lang ng mga pulis. Napay may mga tarong. Daghan pag mga matitino, may mga matitino pa ng mga pulis. Meron din iba na mga bulok na nahalo lang na nakapasira sa imahe ng PNP. Para sa mga matitino na mga kasama natin sa pulis, yan po pag-iusap namin. Bawal po magtanggal ng damit ang taas, bawal din po mag-short, sir. Yan po, kahit kami mga lalaki, bawal po yan, sir. Mag-respeto po sa lugar namin po, sir. Marami po magbabasa din po dito. Magbihis po tayo, may mga lugar po tayo nabihisan po, sir. May mga iba po na mga magaspang ang galing doon sa kamila. Kahit nakiusap kami, magaspang talaga. Mga bastos ba? Kasi hindi kami mga bastos dito, sir. Lugar po namin to, sir. Hindi po kami nagbabastos dito. Kaya para sa mga matitino na aming mga kapulisan, sumunod po tayo, sir. Kasi sumunod po kami sa direktor po ninyo kung anong minutos niya, guideline niya, paano nakapasok. Kaya mapayapan nakapasok, 3,000 of you, personnel, PNP, different units, different division, all Mindanao, may Luzon Pansayas. Ito yung nararamdaman namin, sir. Kasi namatayan po kami, sir. Namatayan po kami dito, kasamahan namin sa loob. Marami po ngayon ang dapat i-admit sa hospital. Nandiyan po sa katedral. Paano po madala sa hospital, sir? Inanap po yung request namin na 911 ambulance sa labas. Masakit po yan, sir. Humanitarian reason, sir. Kung nasa normal na pag-iisip ka, ikaw ang regional director, papayagan mo yan. Kailangan yan. Medical yan. It needs medical attention. Marami na ang stroke, na trauma, hindi makahinga, dapat dalhin sa ospital. Anong ginawa? Pinalakad yung doktor from gate papunta doon sa katedral kung saan nandun yung mga kapatira namin. Papalakarin din ang mga pasyente mula doon papunta ng gate. Kung nasa tamang pag-iisip ka, sir, hindi mo yan gawin, sir. Common sense yan. Kahit pinakamasamang tao ka, alam mo, kailangan mo yan gawin. Ito, sir, sagad ang kasamaan, sir. Sagad ang kasamaan. Sarili namin compound, sir, binaboy, binastos. Ayaw namin ng kaguluhan. Ayaw namin ng pasaga ng mukha dito, sir. So kayo dito, sir, ilan na kayo nandito. We do hope, sir. Ma-maintain pa natin kalinisan dito po, sir. Maganda po yung lugar namin, sir. Mahal po ito, sir. Dugo, pawis, luha po ang pinundar namin dito. Hindi po kami nag-knockout sa gobyerno, sir. May isang singkong kusin. Lahat nito nagbayad din po kami ng tax. Mahal po ang tax dito, sir. Lahat ng mga materialis namin binili. Grabe ang tax dito. So, taxpayer po kami, sir. Galing sa aming tax, ang pinagkukunan ng pagkain ni Torre. At
sa Kingdom of Jesus Christ mismo sa loob, nakunan din yung isang pulis na nag-spray ng nag-pepper spray sa isang member ng KJOC, yung babae. Mixon, siguro hindi niya nakita na may naka-monitor sa kanila, nabibidyohan sila. Kaya nakakahiya itong pinagagawa ng ating mga kapulisan dito, no guys? Dahil meron ng isang namatay. Tapos yung Prime Minister, Executive ng Kingdom of Jesus Christ, ayaw nila papasukin sa loob upang makipag-dialogo sa mga nakakataas, sa mga officer ng mga police na nakabarricade dito. Gawastik. Sa Bible School, Deacon. Yes, kaya naman, alam mo yung bang pakiramdam na mga taga-PLDC, yung mga nandyan, gusto ko yung anhinin talaga eh. Ano mo yung gusto, kung gusto lang ang maramdam, pwede lang gawin yun. Pero hindi, talagang nagtitibok eh. Yes, huwag sana. Magtitibok tayo, papatayin talaga nila. They are strong, they are to kill. Pero yung pakiramdam, battle formation of our soul. Pero yung pakiramdam natin ngayon ka Eric at Prof, parang ganun eh. Lalo na yung mga nasa ko. Kaya naman, actually, yung galit na galit, yung ayaw mong papasok. Natural yan. Tapos, yung lalo na naman natin, bakit tayo papasok yan? Doon sa loob kung saan sila ang magkakanagap ng pag-alunan o search. Eh, para makuha na natin. Mangka, ibuok. Ibuok Pilipinas, di mga ano, dari. Police nga na, dari. Ibuok Pilipinas, nangan ni, dari. Na taga Sultan Kutarat, na taga Visayas, na taga Luzon. Grabe. From Luzon, Visayas, Mindanao pala. Itong 3,000 men in uniform na nakabarricade ngayon dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ganit kalokoy na yung mga buwangan eh. Naging kining gobyerno na to, naging ni Kaloy sa tuwa ba? Oh, Domingo karon. Dapat. Animba. Animba. Animba gani yung tata karon miksoon. Pero mauni. Mauni ang sitwasyon na to karon dali. Ang mga pulis na ito nakakagalit po ang ginagawa ng kapulisan dyan po sa KOJC Religious Compound. So, ayan mga kababayan all over the Philippines, mga kababayan nating OFW abroad. Ito yung tunay na nangyayari ngayon dito sa Kingdom, sa Davao City. At meron silang warrant of arrest, hinahanap talaga si Pastor Apollo Quiboloy. At ayun nga, may nakapagsabi daw sa kanila na nasa loob lang ng Kingdom. At hindi raw makita ni Torre kasi nga napakaganda daw ng coordination ng mga taga KJOC. Kaya ta binarakadahan. Ayan, may barricade po dito. Ito mga natulong na mga kabataan, wala din silang itinulong. Parang pinahirap na nila. Dito, dadami pa mga matitino na pulis na nagre-respeto at nakikinig sa mga hinaing at katwiran. Hindi po yung you take it lightly. Dahil ba ginigipit at nasa otoridad at kapangyarihan kayo? Hindi po ganun, sir. High standard na Philippine National Police professionalism to serve and protect. I do hope, alam po natin yan. We are not protecting and serving politicians here. Kung sino nasa administration. Hindi po tayo private army ng bangag administration. Serve and protect the people. Kami po yun, sir. Inosente, civilian. Walang kalaban-laban. Nakailang search na tayo, sir. Walang armas, walang baril. Wala lahat, sir. Wala po kami kalaban-laban, sir. Kaya huwag niyo po abusuhin ang aming karapatan, sir. Balik na po ito na mag-iusap. Kasi alam ko, gusto niyo rin umuwi sa mga pamilya niyo, sir. Ngayon lang po, ngayon lang talaga ito nangyari.
mag-serve ng Sir Warren Torres. Dalawang araw na. Isang lugar. Dito na namahay. Kung gawin ko kaya sa bahay nila, dinawali sa bahay nila. Simple lang po yan, Sir, na pag-iusap. Ngayon, nakuha po ninyo, Sir, specially special mention sa mga matitino at may kabutihan pa sa puso ng mga pulis. Sa mga hindi naman matino at medyo may kabulungan, nilamon ng sistema. Magbago na po kayo, Sir. Gusto natin, Sir, maging maayos lahat. So ito po, ulitin ko po, bawal po magdura kahit saan. Bawal din po mag-ihit kahit saan, Sir. Bawal din po magtanap yung mga basura natin, Sir. May mga basura po tayo or keep that. Naglabas po ninyo after your shift duty. Dalhin niyo po, bitbitin niyo po sa labas, Sir. Tambak niyo po doon sa truck ni ng director ninyo. Malakta na yung truck niya, ayaw po. Doon niyo po yung tambak, Sir. Pinapatupan natin waste segregation din dito. Hinihiwalay namin ang nabubulok sa hindi. Nabubulok. So yung mga nabubulok, doon kayo diwata. Itong lahat, Sir, namin ginagawa, dito pag-insulto, nasagat po kami, Sir. Kung kayo nasa lugar namin, Sir, ewan ko anong gagawin ninyo. Minabaka na, binaboy na po kami sa sarili po namin lugar. So sa lahat na nakikinig, ako, may kabutihan kanya sa puso natin, Sir, marami po matitinong pulis talaga. Pausap namin, matitinong po. Pagod na rin po sila. Ang iba gusto na umuwi. Ang iba, ayaw na sumunod sa orders. Kailan ulit na mag-search-search. Wala naman, namutin na lang mata nila. Salamat sa pagkikinig, Sir. At I do hope, mapagpalang araw ninyo at pakauwi natin kayo. Maraming salamat and good morning. Thank you po.